So tingnan yung mga tropa nakapako sa support gear, kaya wala siyang arangkada. Mga tropa nakapako sa support gear, wala siyang first gear, second gear, third gear. What's up mga tropa? So mayroon naman tayong Dodge Durango mga tropa 2014. So ang kinukomplain ng customer ito, wala siyang power. Kumbaga wala siyang arangkada. So kahit drive natin ito mga tropa, wala. Tingnan natin, nakadrive. Yan no, wala siyang arangkada mga tropa. Yan no. So mga tropa, i-check muna natin sa scanner. Titingnan natin kung ano tong trouble code niya mga tropa. Ito yung trouble code niya, P0750LR solenoid circuit. So nakapinding siya mga tropa. So check muna natin yung electrical nito at saka yung solenoid at saka yung computer box niya mga tropa. So mga tropa, ito yung trouble code niya, 50750. Ang gaganda na kasi mga tropa, pag mayroon kayong oldita, matutumbok mo yung trouble. Sundan mo na itong mga sinasabi mga tropa dito sa may ulita. PCM, pin out. Ito yung sa computer box. Ito yung sa assembly transmission solenoid. So mga tropa, ito yung trouble area niya. Ilakyan natin para mabasa niyo yung trouble area niya mga tropa. Ito yung feeling pagkagalingan niya mga tropa. So mga tropa, tinanggal natin yung balbade niya mga tropa kasi yung may problema yung solenoid niya mga tropa. So mga tropa, ito yung solenoid niya mga tropa. So titingnan natin yung resistance nito mga tropa. Pagkuha ng resistance mga tropa, yung multimeter, lagay lang nito natin ito. Sit na natin ito sa may. So tingnan natin kung resistance. Ito yung LR pin niya, number 2. So ito, plus 19. Itong 19. So walang reaction mga tropa. So mga tropa, wala man ang resistance mga tropa. Ibig sabihin, mayroong putol tong harness itong solenoid mga tropa. Ibig sabihin, itong may problema ang solenoid. Yan. Okay. Mahal pa naman itong solenoid dito mga tropa, nasa 3,800. So kulang 50,000 pesos. So ito yung problema niya mga tropa. Kung kailangan natin papalitan mga tropa, so antayin natin itong spare parts nito. So in order muna ng customer mga tropa. So ito papalitan natin ito, tapos okay na ito mga tropa. So mga tropa, pasensya na ngayon kung hindi natin na pakisabit kung paano ikabit yung balbade niya mga tropa kasi nga sobrang busy ako kahapon. So kahapon ko nang nakabit ko gabi na. Sobrang busy ako kahapon kasi marami kasing customer kahapon mga tropa. So mga tropa, nakabit natin yung balbade, nakabit natin sa tama mga tropa, naibalik natin lahat. So titingnan natin, i-start natin kung okay na ba sa mga tropa. So naka-start na sa mga tropa. So cambio natin sa reverse, neutral, drive, manual natin. Yan, naka-manual na. So mga tropa, dati kasi hard fault tong code nya. So
check up natin sa computer, mga tropa. Sa mga bagong modelo, mga tropa, separate na yung TCM niya, yung computer box ng transmission. 2013 ito, mga tropa. Bali yung 2013 na Dodge Durango ay magkakasama sila ng PCM at saka transmission. Isang computer lang sa mga tropa. So i-check up natin to. Tingnan natin. Red fault natin. So wala na siyang code, mga tropa. Dati kasi, mga tropa, hard fault tong code niya. So pag-start mo pa lang tapos lagay mo sa D, mga tropa, naka number 4 yan. So mga tropa, kailangan natin na i-road test ng malayo to. Titingnan natin kung babalik ko ba yung code niya. So mga tropa, road test muna natin ang type natin. Tingnan natin yung shifting niya, mga tropa. So subukan natin i-manual to, mga tropa. Yan, naka-manual siya, mga tropa. So patakbuhin natin to. 3 4. Ang 5 gear siya. So nangka 6 gear na siya, mga tropa. So okay na siya, mga tropa. So kailangan natin yung i-road test ng marayo to. Yan na, okay na siya, mga tropa. So mga tropa, okay na siya. Hindi na siya naka-stuck sa fourth gear, mga tropa. Wala na siyang problema, hindi na siya naka-stuck sa fourth gear. So shout out nga pala diyan sa mga subscriber ko, mga tropa. Yan siya, mga tropa. Yan yung Dodge Durango. This share niyo to, mga tropa, para kahit paano makatulong din tayo dito sa mga bagong technician kung paano mag-troubleshoot, mga tropa. So maraming salamat.